SMNI, Truth That Matters. Isang magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Higit sa lahat sa aming honorary chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy. Pastor, good morning po at sa lahat ng abot ng aming broadcast on a Saturday morning, December 17, 2022. Welcome po sa Pinoy Legal Minds, kung saan bida ang may alam sa batas. Live na live po tayo napapanood sa inyong mga telebisyon via SMNI News at napakikinggan sa ating DZR 1026 at sa lahat ng Sunshine Radio Stations nationwide. Simulcast sa ating social media streaming sa YouTube, Facebook at Twitter. Sa ngala po ni MJ Mondihan, ako po si Jade Calabroso. At ang sasagot sa mga usaping legal at magbibigay kaalaman tungkol sa batas ay makakasama natin si Attorney Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, good morning. Good day, Jade. At sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, lalo na sa ating pinakapaboritong pastor, si Pastor Apollo C. Quiboloy, ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayan, Kuya Mark. Alam mo, last time, marami kayong napag-usapan tungkol sa bail. At marami sa mga katanungan sa ating mga kababayan talaga ay hindi na accommodate last time. Tama. At ngayon, ay bibigyan daan po natin, unahin natin ito, Kuya Mark, bago tayo dumako doon sa ibang topiko na tatalakay natin later on. Ito mula kay Jericho John Bartolo Plaza. Kuya Mark, pagkatapos mag-bail, anong ginagawa sa mga pera na na-deposito? Pinapatubuan ba ito sa bangko? pinapatubuan sa bangko. Actually, yung funds kasi, yung bail kasi, hindi lang pera pinag-usapan dyan. May pwede naman property. Mm-hmm. Pwede naman yung tinatawag na corporate bond. Ayun. So yung cash na pinag-usapan dyan, i-deposito yan sa depository bank. Mm-hmm. Ang purpose dyan, para at least anytime, pwede ma-withdraw. Mm-hmm. But kung may konting interest man yan, hindi naman masyadong malaki yung interest yan. Maybe malaki na yung 0.1% per annum. Mm-hmm. So kung mayroon man, maybe kita yan ng government or kita yan ng korte or yung judicial fund, but it doesn't mean na may share din yung nagdeposito. Ayun. Kasi ang purpose kasi ng bail, it is a security. Uh-huh. Security na kailangan kang umaten sa court kung kailangan kang umaten sa mga tao na under custody ng batas. Uh-huh. Ayan, from Diegong Pogi sa ating Facebook, good morning po, attorney. If the accused has proven guilty at ang hatol ay may kasamang danyo sa biktima, ang danyos po ba ay kakaltas from the bail and the remaining ay makukuha pa din ng akusado? Thanks po. Actually, sabi ng batas, pag final and executory na yung decision ng court, pwede nang ma-withdraw or ma-cancel ang bail. Mm-hmm. Yun lang sabi ng batas. So, pag na-cancel na, maybe kasama sa usapan nila na pwede kasama yun sa damyos or aside, I'm sure kulangin yun sa damyos sa bail. So, maybe may dagdag pa doon sa funds ng akusado or sa private properties ng mga akusado. It means, pag ang decision ng court is already final and executory, ma-cancel ng bail. Yung sabi ng batas, ma-cancel ang bail. Pag ma-cancel na, mapunta sa akusado ang bail. Ayun. Tapos, kasi may obligasyon siya magbayad sa damyos, bayaran niya ang damyos, maybe dahil sa funds ng bail, doon niya kukunin, or from his private funds. Ayun. From Tabio Torres, Lisa Francisco, nakapag-bail po, attorney, yung friend ko ng 35,000. Tapos, nakalabas na po siya dahil inurong yung kaso ng asawa niya. Paglabas po niya, kinuha po niya yung bail niya pag nagpunta siya sa City Hall. Pero, ang sabi sa kanya, hindi na daw po yun makuha. Ano po ang gagawin? Thanks po. Hindi makukuha yung bail ban, but ang problem dyan, maybe nawala yung resibo. Mm. Kailangan kasi pag ma-release yung bail ban, ma-cancel na kasi tapos na yung kaso, final executory na, dismiss na yung kaso, kailangan mo ipakita yung resibo para ma-withdraw or makuha mo yung deposito mo. Of course, may limited na mga deduction yan sa court. And second, maybe yung bail bond na forfeit kasi nung ni-require ka ng court na umaten, maybe hindi ka umaten. Mm-hmm. So it will be forfeited in favor of the government. Ayun. So ilan lamang po yan, attorney, sa mga katanungan ng ating mga kababayan na nagpadala tungkol po doon sa bail na pinag-usapan po nyo last time. At para na sa ating mga kababayan, kung gusto po ninyong magtanong tungkol sa mga usaping legal, ay po pwede po kayong mag-text o magpadala ng inyong mga katanungan sa mga numerong naka-flash po sa inyong mga screens. At ngayon naman, talagang sa umaga ito, sa araw na ito, ay ang pag-uusapan natin, attorney, itong tungkol sa search and seizure. Yes. May hahanapin at may kukunin. May kukunin. Oo, kasi last week, very interesting yung topic natin. Oo. Pinag-usapan natin yung bail. Ayun. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na search and seizure. Ayun. Actually, this part of criminal procedure. Mm-hmm. Criminal procedure and yung karapatan ng tao, yung human rights. Yes. Why?
Because yung search and seizure, actually, Jane, this is in relation sa your right to privacy. Ayun. So right to privacy, ibig sabihin, kahit gano'ng kasimple yung bahay mo, if you are the owner of the house or you are the lawful occupant of the house, ang tawag, you are like a king na kailangan respetuhin ng government. Karapatan pa tao. Yung privacy mo bilang isang tao. Yes. Ang exception dyan, pag may search and seizure, yung tinatawag na search and warrant. Mm-hmm. Ayan. At nababanggit naman din natin ito, attorney, pwede mo bang yung maipaliwanag pa? Ano ba itong search warrant? Okay. Search warrant, ito yung inisyu ng court. Sabi nga na batas, ha? Ang search warrant, it should be in writing. Order na kailangan in writing, issued in the name of the people of the Republic of the Philippines, signed by the judge. Ang purpose nito is to command the peace officer to search and to seize private property and bring it to court. Ibig sabihin, kailangan itong search warrant, in-issue dapat ang court to. Hindi kahit sino nag-issue niyan. Kailangan court ang nag-issue requiring the peace officer, meaning police. Or any lawful enforcer, mga legal enforcer, requiring them to search a private property. A personal property, hindi real property. Real property, lupa ka ganun. Hindi. Kailangan personal property. Pag may nakuha, bring it to court. O saan ba po pwedeng mag-apply ng search warrant? Sabi ng batas, it should be applied to any court. Lahat ng korte na may jurisdiction, may territorial jurisdiction of a certain crime. Kailangan, kung may crime, for example, nag-file ka ng search warrant in relation to a crime, kailangan doon ka mag-file sa court kung saan nangyari ang krimen. That is the within the territorial jurisdiction kung saan nangyari ang krimen. But kung ang kaso na file na sa court, may pending na kaso na file, kailangan doon ka mag-file sa court kung saan pending ang kaso. So ibig sabihin, kung wala pang pending na kaso, gusto ko lang kumuha muna ng search warrant, any court within the territorial jurisdiction kung saan nangyari ang krimen. That's a general rule. But kung ang kaso pending na, ibig sabihin, naka-file na ang kaso sa court, kailangan mag-file ka o mag-apply ka ng search warrant sa court kung saan pending ang kaso. Oh, halimbawa, siguro, may nag-knockout. And then, nire-reklamo siya ngayon sa korte. Yes. Tapos, gustong kunin ng may-ari. Alam ng may-ari na yung, example, siguro, laptop ba? O ano bang kagamitan? Kukunin mula doon sa suspect. Na so, hindi pwede si owner ng laptop or get anong property, puntahan sa bahay, kunin agad. Kasi, yung bahay na yan, may right to privacy siya. Yes. Oh. So, kailangan mo talaga na kumuha mo na ng search warrant. Ayun. Search warrant na inisyu ng court, saan, kung example, hindi pa na-file ang kaso, hindi pa pending ang kaso, any court kung saan nangyari ang krimen. Yun lang ang pwede i-apply ang search warrant. So, halimbawa, ako, nagre-reklamo ako, punta ako ng korte, yung laptop ko kinuha o ninakaw itong certain person. And then, agad-agad ba aaksyonan o may ilang araw ang proseso? May mga requirement ba bago i-issue ng court ang search warrant? Okay. So, ano itong mga requirements? May mga kailangan, may affidavit pa ng complainant, mga witnesses. Kailangan mo nang tingnan ni court kung may probable cause. Ito yung ginamit ng court, ha? Ito yung ginamit ng batas ng mga words. There should be no search warrant shall be issued except if may probable cause in connection of a specific offense. Ibig sabihin, kailangan may offense. May probable cause of a certain offense. It shall be determined personally by the judge. After examination, kailangan niya i-examine muna ang witnesses, mga complainant. Pag meron yan, naniwala siya na may probable cause, ibig sabihin may basihan in relation to a specific offense, then the court will issue a search warrant. Well, ang mga property naman o yung mga i-search o hahanapin, hindi naman ibig sabihin maliit lang lahat, di ba? Lahat ng property o lahat ng pinapahanap ay allowed yon na i-apply ng mga itong mag-a-apply ng search warrant. Actually, where the gamit ng batas, kailangan specifically describe the thing to be seized. Dapat. Kailangan ng specific. That's why kung ano yung mga property na pwedeng kukunin, number one, yung subject of the offense. Example, ano subject of offense? Dito tayo sa drugs. Okay.
subject of the offense, yung droga. Oh, di ba? Subject of the offense. Mm-mm. Number two, fruits of the offense. Mm-mm. For example, nagbibenta siya ng droga. Mm-mm. Yung income, yung kita niya, daming pera. Oo. And yung cash na yan is galing sa income niya sa nanenegosyo siya ng droga. Mm-mm. Proceeds or the fruits of the offense. Mm-mm. Tama yun. Mm-mm. And number three, for example, murder case. Mm-mm. The subject property is used as a means to commit the offense. Mm-hmm. As a means, for example, balisong, baril, mm-hmm. yun. Pwede yan magamit, pwede yan kukunin kasi that is a use as a means mm-hmm. to commit an offense. Ibig okay. sabihin, tatlo lang pwede kukunin. Ha? Number mm-hmm. one is the subject of the offense. Uh-huh. For example, ninakaw na cellphone. Oo, yan. Example is the drugs. Ayun. Subject of the offense. Mm-hmm. Yung fruits of the offense naman, fruits of the offense or the income or the proceeds of the offense. Like for example, nagbebenta ng mga nakaw na mga cellphone, mga nakaw na mga laptop, nandun mm-hmm. yung cash sa bahay nila, oh. pwede kukunin yan. Ayun. As part of the proceeds of the offense. Oh. Yung namang, isa naman, yung used as a means to commit the offense. Mm-hmm. Like for example, murder case, mm-hmm. may barrel doon sa bahay niya, so it is used as a means to commit the offense. Pwede yun masama sa mga private proper, mga personal property na isis in connection with the search warrant. Pero attorney, bago nila i-issue yung search warrant, ano ba dapat gawin muna ng korte? Okay. May mga requirement ang court, sabi ng batasan. Mm-hmm. Number one, mm-hmm. kailangan may probable cause. Ayun. Just first requirement ha, probable cause in connection with one specific offense. So may probable cause. Number two, kailangan yung probable cause must be determined personally by the judge. Hindi pwede si just nakinig lang sa chismis. Ayun. So, hindi pwede ganun. So, ibig sabihin, hindi lang ako, example, ako nagre-reklamo. Judge, ninakaw yung cellphone o yung pera ko. Hindi. Hindi pwede ganun. Uh-oh. Kailangan si judge must personally determine mm-hmm. by examination mm-hmm. under oath. Kailangan may mga affidavit muna. I-check yung affidavit kung tama. Oo. Ni witness, mga complainant. But actually, the application for search warrant is ex parte. Mm-hmm. Kasi ex parte, hindi kailangan ng hearing. Mm. As long pag-file mo ng application for search warrant, yun. Kailangan naka-attach yung mga affidavit. Normally, ang mag-apply ng search warrant, mga peace officer, mm-hmm. mga police, mga NBI, mag-apply sila ng search warrant, naka-attach yung mga affidavit. Mm-hmm. Then, kailangan search warrant, this is the very requirement, hindi pwedeng general search warrant. Kailangan specific. Ibig sabihin, specifically describe the place to be searched. Kailangan nakalagay doon. Hindi pwede na puntahan mo si Juan de la Cruz doon sa Makati. Oo. Hindi pwede yan. Oo. Kailangan nakalagay yung specific address. Doon lang ka lang pwede mag-search. Mm. For example, 151 ano street yan? Blah, blah, blah. Street, Guadalupe, Makati City. Example, ganun. Kailangan specific. Specifically, describe the place to be searched and thing to be seized. You say thing to be seized. For example, nakalagay doon sa search warrant. Mm-mm. Ang hanapin mo, ang cellphone na ninakaw. Mm-hmm. Kailangan nakalagay yun. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.